makikita natin na tuloy ang lahat sa kanilang gawain habang inatabayanan ang pagdating ng ating punong guro. At sa kasalukuyan, ako ay naririto sa Baras-Pinugay Integrated High School Grounds kung saan may mga grupo ng guro na talagang excited na sa nalalapit na Sosa at talagang gusto nilang marinig ang sasabihin ni Dr. C. Maski ang gwardiya ng paaralan ay nakahanda na sumaluto. Ilan sa inaasahang babanggitin ng ating mahal na punong guro ay tungkol sa standardization sa paggawa para guided ang lahat. Teaching and non-teaching security, kasama na rin ang facilities improvement. Pagkahanda na rin sakaling mag-face-to-face. Maaaring palakasin ni Dr. C ang ugnayan ng paaralan at komunidad. Mukhang dumarating na si Sir Marvin. Balikan natin si Luigi. Luigi! Ayan na po mga kaibigan, paparating na po ang school service sa kayang ating principal. Yan po mga kaibigan, kasalukuyan pong pumapasok ang school service sa Baras-Pinugay Integrated High School Ground. At pababa na po ang Sir Marvin, mukhang fresh at talagang handa na sa nalalapit na style of the school address. Ayan mga kaibigan, ay tatangkalin po natin muna ng palayaw ang ating school principal na si Dr. Marvin Pizzo. Mamuhin po. Good morning. Good morning. Tayo at nalalapit. Yes po, Sir Luis. State of the school address. Yes. Para po sa inyo, sir, ano po ang inyong nararamdaman sa nalalapit na Sosa? Eh, siyempre masaya tayo kasi ito ang pagkakataon natin para may mabahagi natin sa ating mga stakeholders, sa ating mga magulang, mga estudyante, at sa ating NGO partners ang mga naging accomplishments ng ating paaralan sa loob ng 365 days na paglalagay po natin dito sa ating school. Sir, gawin naman po tayo sa mga fans. Diyos Ama na nasa langit,
Pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa iyong angking kabutihan. Salamat po sa paggabay at pagbibigay ng lakas ng katawan at isipan. Salamat, Panginoon, sa walang sawang pagtuturo sa amin ng tamang landas na tatahakin. Sa kabila ng mabigat na sitwasyon na kinakaharap ng bawat isa sa amin, Panginoon, ay inaadya mo pa rin matupad at maisagawa ang bawat mabuti naming hangarin. Hangad po namin, Panginoon, na ang lahat ng aming mga mag-aaral ay magtagumpay sa buhay, kung kaya't aming sinusulong ang programang sa kanila'y aalalay. Gabayan mo po kami, Panginoon. Hayaan mo pong maisakatuparan ng bawat guro, pinuno ng paaralan, lupo ng barangay, mga magulang, mga bukas palad na kabataan, at mga mag-aaral ng BARAS-PINUGAY Integrated High School. Naniniwala po kami, Panginoon, na ang magandang resulta ay aming makakamit sa pamamagitan ng iyong paggabay. Ikaw na po ang bahala sa amin. Ikaw po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Haplusin mo po ang puso ng bawat isa sa amin at kami iyong patawarin sa bawat maling nasumpungan sa isip man po ito at sa gawa. Patawad po, Panginoon, ang lahat po ng aming hinain, pasasalamat at naisin ay pinaabot namin sa tanging ngalan po ng bugtong mong anak na si Jesucristo. Amen. Let us hear a message of love from the people behind the school's humble accomplishments in partnership with the stakeholders. Isang nagmamagandang araw sa inyong lahat, aking mga kapuso, kapamilya, at siyempre mga kapwa-kawani at kapwa-guro sa BARAS-PINUGAY Integrated High School sa pamumuno ni Mayor, parang Mayor na po yan eh, no? Ni School Head, siyempre po, na si Marvin Sen. Bakit ko sinabing Mayor? Talaga naman ang mga isinahan itong si Sir Marvin, hindi mo matatawaran, di ba? Kahit saan siya, pangalawang skwelahan niya to, pero parang laging bago, laging fresh, sabi nga, no? Walang makakapigil sa Baras Brightest sa lahat ng mga ginagawa. Ito yung maraming bagay na palayinin ko, i-reflex nyo ngayong araw na to, no? Yung milestones and accomplishments ng buong team natin dyan sa Baras Pinugay Integrated High School. Naging napakakulay at napakauluhan ang lahat na ginawa ng paaralan para sa mga bata. At isa kayo sa nagsimula ng ating ibang pilot run natin ng modular distance learning at online distance learning dito sa Tepetizan. At kayo yung natatanging high school na nagsagawa nito. Kaya talaga namang marami sa mga strategies na ginamit ng Tepetizan para sa current year na ito ay kayo ang nagbigay sa amin ng mga brilliant ideas dyan dahil sa inyong mga ginawa, sa mga karanasan at siyempre sa mga pinagtulungan ng bawat isa. Saludo ako sa inyo. At nakalagay nga sa tema yung 365 days. Di ba parang piling ko na lang? 365 days, pero yung 365 days na yun parang hindi na lang naman. Sobrang bilis, sobrang effect na effect yung ginagamit nyo lagi sa ita. Super effect talaga ang Bpihs kasi talagang nakita natin kung paano you try to innovate. You never stop thinking about new things and you always have new things for the children. Sa ating mga learners, salamat po sa inyo kasi ang pinakamabuting ginagawa talaga ngayon ng DepEd ay mag-innovate. Tingnan kung paano natin may improve ang ating paglilingkod. Hindi pwedeng puso-puso lang to. Kailangan ng matalinong paglilingkod kasi lahat pinag-iisipan, lahat pinag-uusapan, at syempre, pinaka-importante, lahat pinag-tulungan. At kayo yan. Kayo ang may ganong classic characteristic na paralan. Kaya muli, thumbs up sa inyong lahat. Congratulations sa bawat isa. Kung ikaw ay kasama ng BPIHS team, pati na ng mga magulang na kasama ng ating paaralan, mga bata na kasama natin sa paaralan, kung kayo ay stakeholder, kung kayo ay gabay aral shooter, kung kayo ay LR mover, kung kayo ay LR kiosk, diba?
ngayon po ang pagkakataon na ganito niyo po yung sarili niyo. Diba? Ganito po. Dapat pumarte. Kasi po, atin po dapat masalamatan ang sarili natin dahil nag-say yes tayo. Diba? Lagi tayong yes sa lahat ng mga dapat gawin para sa mga mata. Hindi kayo natulog, hindi kayo ay tulog. Simple sa dalawang salita na end lang ang pagkakaiba. Pero pinili niyo po yung mas mahabang salita. Dahil tayo mga Pilipino, kayo'y mga Barasenyo, di ba? At tayo mga Rizalenyo na nagmamahal sa mga bata. Kaya ano pang hinihintay ng ating live viewers, mag-heart react na kayo, mag-like react. At mamaya sa presentation ni Sir Marvin, alam ko, maatigabong na comments ang lalabas dyan sa ating mga live feed. Dahil kung gaano ka-active ang paaralan, ganun din ka-active ang mga followers, di ba, ng ating Baras Brightest. Kaya muli sa ating mayor, syempre ang laging nagmamaganda katulad ko si Mayor Casey Robles. Hello, friend, kumusta ka dyan? Follower mo din ako sa MPage, yung account. At nakikita ko kung paano ka talagang yung pag-abot mo sa mga bata through the schools ay sobra-sobra. And thank you for doing that. Kasi hindi nagiging mahirap ang paglilingkod sa Baras dahil may mayor na matalino, mahusay, maganda, at syempre matindi ang puso sa paglilingkod para sa bayan. Salamat po sa iyo. At ganun din sa ating kapitan sa BARAS-PINUGAY, maraming po salamat sa inyo, sa lahat po ng mga group leaders, sa lahat ng ating barangay kanon, salamat po sa inyo, sa lahat po ng mga community leaders na nandun sa ating lugar na yan ng paaralan, salamat po sa inyo. Kasi hindi magagawa ang lahat ng inyo. Kaya, ano pang hinihintay ng bawat isa? Kape, tinapay, tsa, juice, water, huwag lang po ako, ay pwede nyo na pong ihanda para sa panonood ng ating milestones and accomplishments ng BARAS-PINUGAY Integrated High School. At patutunayan nila ninyong lahat na kaya po naging Baras Brightest po ang tagline nila dahil meron pong pamayanan na tumugon sa hamon na it takes a village to raise a child. Salamat po sa inyong lahat. Ako po ang yung teacher check. Nagmamahal po sa inyong lahat. Kumakalinga 24/7, walang tulugan para sa Kuya Jun. At masaya, mabuso, matalino, at syempre po, nagmamagandang paglilingkod para sa batang Rizalenyo, para po sa ating bayan, at syempre po, para sa Panginoon. God bless everyone at mabuhay po tayo. Pagbati po sa lahat ng stakeholders, teaching and non-teaching personnel, mga magulang, mga mag-aaral, at sa lahat po na manonood sa live feed na ito ng BARAS-PINUGAY Integrated High School para sa kanilang year-end state of the school address. Ito din po sa aking tuturo, Dr. Marvin C., isang progresibo, makabago, critical thinker in addressing the critical challenges of the school. Magandang araw po sa inyong lahat. Kung niyo pong matatandaan na magsimula ang school year 2020-2021, marami sa amin ang may alam-alam, ang may katanungan kung paano magpapatuloy ang pag-aaral ng mga bata sa gitna ng pandemya. Truly, it was a year of spin and reel. Napakarami pong challenges, napakarami pong problema. But through you, we were able to bounce back, we were able to rise up against the challenges. Sa pamamagitan po ng ng bawat isa, sa inyo po mga stakeholders ng ating learning community, ng ating local government unit, ng ating mga magulang na nagsilbing guro ng ating mga mag-aaral, sa lahat din po ng mga guro na nagbigay na kanilang dedication at servisyong walang pag-iingon. Naging madali po ang lahat. Ang imposible ay naging posible. Ang mahirap ay naging madali. At dahil po dyan, kami ay nagpapasalamat sa inyo. Kaya na yung araw na ito ay inyong matutuhayan ang pagbulat ng paaralan ng kanilang humble accomplishments for this school year. At kami po ay naniniwala na lahat kayo ay may abag. Lahat kayo ay contributing sa performance po ng ating paaralan. Hindi po natin malalampasan lahat ng challenges na ating pinaharap kung wala ang pumunti ang inyong
pakikipagbayanihan sa paaralan. Kung kaya, amin po inirequest na patuloy niyo po tulungan ang BARAS-PINUGAY Integrated High School. Hindi lang po sa school year na ito, kundi sa mga susunod pang mga taong panabuan dahil kami po ay naiwala na kayo ay kaisa namin sa pagsisigo na magpapatuloy ang pag-aaral ng mga bata para sa inyo, hindi lang sa panahon ng pandemya, kung hindi po sa kanilang mga circumstances. Maraming pong salamat sa inyo at patuloy niyo po sana kaming tulungan at isunod po natin ang pag-aaral ng ating mga bata. Magandang araw. Good morning, everyone. Sa team ng BARAS-PINUGAY Integrated National High School, my heartfelt congratulations to all. I would like to recognize the team's effort of the school headed by Dr. Marvin Vise. The journey that you have gone ay hindi matatawaran. Bawat effort, bawat pagmamahal, bawat commitment ng mga guro, ng mga magulang, at ang inyong punong guro ay talagang dapat tularan. You have garnered many achievements in the school. Patunay lang na kayo ay sama-samang nagtatrabaho ng may puso. I would like also to recognize the support of your stakeholders, especially the LGU headed by Mayor Robles. Thank you so much for helping and always supporting the school. And to other stakeholders, whether they are private individuals, different companies, and civic organizations, thank you so much. And again, my congratulations sa napakaganda ninyong performance sa BARAS-PINUGAY Integrated National High School. Alam ko na malayo pa ang mararating ninyo. Always remember that you always put your feet on the ground, especially the school head. Bawat tagumpay sana ay tanda ng inyong pagiging public servant, pagiging committed sa mga mag-aaral at sa mga magulang na inyong nasasakupan. Muli, pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Tunay na dakila ang ating Panginoon sa pagbibigay niya ng pagkakataon sa ating virtual na pag-uwi. Una po sa lahat, isang mataas na pagkilala at pagbati sa ating minamahal na punong bayan kagalang-galang Catherine B. Robles, sa ating minamahal na pangalawang punong bayan kagalang-galang Wilfredo C. Robles, sa pangamumupo ng ating sanggunian bayan, sa ating masipa at the caliber na punong guro, Dr. Marvin Vise, at syempre po sa mga ipinagmamalaki at very talented na mga guro at kawani ng BARAS-PINUGAY Integrated High School, isang magandang araw. Pagpati rin po sa ating minamahal na SK Federation President kagalang-galang Pauline Cruz Arimano, at syempre po sa ating very supportive na PTA President Ginoo Rosilito Balo, sa ating mga magulang, sa mga nanonood po ngayon, at sa ating mga stakeholders, muli po, isang mapagpalang araw. Ang ating pong tema ngayon para sa ating year-end State of the School Address na 365 Days of Spinning Wheel, a Year of Bouncing Up and Rising Up, ay isang indikasyon ng patuloy na pag-inom at pagpapaunlad ng ating mga minamahal na mag-aaral. Totoo na sa simula, maraming mga pagsubo, maraming mga adjustments, pero sa huli, lahat po ng ito ay nasusolusyonan sapagkat kayong mga magulang, kayong mga tagapangalaga,
tayong mga stakeholders ay palaging nandiyan at sumusuporta sa ating kaalaman sapagkat kayo po ang aming lakas. Pinatunayan po ng Baras Pinugay Integrated High School o Junior and Senior High School level ang galing ng ating mga mag-aaral. Gayun din ang kakaibang talento at kasanayan ng ating mga guro mula sa mga iba't ibang level na dinaluhan at sinalihan ng ating mga mag-aaral at mga kaguruan. Maya-maya lamang po ay ilalahat ng ating minamahal na punong guro, Dr. Marvin C. ang mga accomplishment ng ating paaralan. At tiyak, ito po'y inyong ikatutuwa sapagkat kayo namang naging bahagi ng mga programang ito at kung hindi dahil sa inyo, hindi po lahat ng ito magkakaroon ng katuparan. Kung kaya, maraming salamat po sa inyong oras na nailaan, sa inyong suporta na walang hanggan, at sa inyong pagmamahal sa ating mga mag-aaral, sa ating paaralan, upang ating makamitan ang isang tunay na panggandang bayan ng Baras. Muli po, maraming salamat po, pagpalain po tayo ng dakilang lumikha. Salamat. Sa huling bahagi ng taong panukuhan, 2020 hanggang 2021, matatala sa pahinga na kasaysayan ng mga paaralan sa Rizal at sa bayan ng Baras, ang paaralan may kakaibang mga programang inilunsad upang tagusayin ang mga bata at guro. Data-driven and research-based approach na ginamit upang itinakang mga nilagdang gawain sa loob ng isang taon ay matagumpay na may sagawa. Napakaraming karangalan ang nakamit. Maraming mga inovasyon ang ginawa at minsan ay nagiging parametro o sukatan ng ibang paaralan sa buong galawigan ang ginagawa ng Baras-Pinugay Integrated High School. Tunay na ang teamwork o kolaborasyon sa pagitan ng paaralan at komunidad ay nagsilbing armaments upang maitaguyod ng matagumpay ang lahat ng dikalibreng programa ng paaralan. Salamat sa mapanuri, agresibo at dikalidad na pagbuno na ginawa ng inyong punong guro, Dr. Marvin Seth. Tunay na ang inyong pamumuno ay bukod tangi. Binabati din natin ang lahat ng kaguruan, mga guro mababait, mahuhusay at committed sa kanilang sinumpaang tungkulin. Aktibong mga magulang at very supportive ng mga halalan ng barangay o bayan. Taas nyo kung sasabihin na ang daan na kasalukuyang tinatahak ng inyong paaralan ay nalampasan na ang bako-bako, liko-likong mga daan. Nasa isang expressway na kayo na kahit isang lubak o butin ng bato ay di na muling madadaanan. Panatiliin ang ningning ng inyong paaralan. Panatiliin umaabot ang ningning ng liwanag kahit nasa pinakamalayong lugar o tahanan ng inyong mga mag-aaral. At kahit nasa katingkaran na ng liwanag ang Baras-Pinugay Integrated High School, huwag nating hayaang masilaw ang mga matang na katingin sa atin. Panatiliin ninyong kayo ay amat kamay ng sinong magulang at nag-aaral. Patuloy na mag-isip ng mga programa. Patuloy na bahagi ito sa ibang paaralan at sa bandang huli, ang ating mga mag-aaral ang tunay na mag-aari at makikinabang ng inyong mga gawa. Kami po ng Dr. Pismar de Rosas ay patuloy na magbibigay ng panahon, tutulong, kakalina, upang ang Baras-Pinugay Integrated High School ay manatiling brightest. God bless you. Magandang Baras po. And now is the most awaited part that highlights the bouncing back and rising up of Baras-Pinugay Integrated High School in its 365 days of speed and build. Let's welcome Dr. Marvin Pise para sa ulat ng paaralan.
magandang araw. Sa mahigit isang taon ng ating libreng pasakay sa biyaheng pinugay, nagpapasalamat kami sa inyong pagsama sa aming paglalakbay patungo sa pagpapaunlad ng mahal nating paaralan at pagbinang ng kalidad ng edukasyon para sa mga kabataan. Marami mang liko, bato at lupak sa landas na ating piniling tahakin. Masasabi kong napagtagumpayan natin ito sa loob ng panahon na tayo'y magkakasama sa pagsulong ng iisa nating layunin. Ang tagumpay na aming nakamit sa loob ng isang taon ay inaalay namin sa bawat taong nagsabay sa bihikulo ng aming dakilang bihing. Ika nga nila, it's not the destination but the journey that matters. Mula dito, ano-ano ang mga gampaning aming naisakatuparan sa ating pagbiyahe para iangat ang antas ng ating institusyon. Being in the midst of a public health emergency did not change the school's commitment and dedication to enrollment approaches. In fact, it resulted in a promising 11% rise in enrollment this school year. Matagumpay namin na pataas ang bilang ng mga nais makapag-aral sa kabila ng pandemya. Dahil lahat ay nararapat na mabigyan ng pagkakataong makapag-aral at matuto. We were able to communicate to parents and students by cleverly established ways to enroll without having to be physically present at school. By making available our official enrollment link allows junior high school and senior high school students to quickly register by just clicking the link and entering their pertinent information. Text messages and Facebook Messenger, on the other hand, have become a tool to enroll for those who do not have reliable internet connection. This way, we achieve 100% oriented parents and students. Ganun dapat sa edukasyon. Walang ilalagpasan, walang maiiwan. Sa larangan naman ng School-Based Management o SBM, hindi nagpapahuli ang Bpihs. Sa kasalukuyan, tayo ay nasa SBM Level 2 o maturing. Lubos na pinahahalagahan ng paaralan ang epektibo at sistematikong pagpapatupad ng SBM dahil ito ay susi sa matagumpay na pagpapaunlad ng ating institusyon. At sama-sama namin pinagtutulungang iangat ang aming kakayahan sa pangangasiwa ng paaralan. Patunay nga po rito ang aming pagkakaroon ng systematic post-evaluation or school feedback mechanism upang mapaigi at mapadali ang mga gawain sa loob ng paaralan. Our ESIP or Enhanced School Improvement Plan for Junior High School and Senior High School were also approved and evaluated. Our school was even the first to adopt Sosa on-screen this school year. We created a team-based decision-making process and a school database system to design actions and instructions based on data analytics. Through this method, everyone can contribute to a better resolution with regard to school practices. Less me, more we. Yan ang pinakamahalagang sangkap ng makabuluhan at epektibong SBM. As an African proverb goes, it takes a village to raise a child. Hindi lamang tungkulin ng paaralan ang hubugin ang kaisipan at asal ng mga kabataan. Ito ay sama-samang responsibilidad ng lipunan na iangat ang kalidad ng pagkatuto sa anumang posibleng aspekto. Kaya ang BSM o Bright School Movement ang isang kampanyang itinaguyod ng ating paaralan upang ihanda ang institusyon sa pagbubukas ng klase sa gitna ng pandemya. During this undertaking, Bpihs received numerous assistance from kind and helpful sponsors, greatly enhancing the school's capabilities to prepare for the opening of classes. Donations flooded with all kinds, including protective tools and equipment, health and hygiene kits, and most importantly, learning resources. Bukod dito, maraming mga tao ang nagpaabot ng kanilang oras at kakayahan upang maitawid natin ang edukasyon patungo sa mga batang pinugay.
tayo po ay nagkaroon ng mga 55 BRP Corps volunteers, 30 LRTOS volunteers, 26 LR movers, 9 community tutors, at iba pang mga individual na katulong natin upang mapadali ang pagsuong sa hamon ng edukasyon ngayon. Talagang sa pagtutulungan, anumang hangarin ay kakayanin para sa mga mag-aaral. The creation of a standardized open wrapping process as well as the Bright Cares program are also in the works. Currently, 9 of our school's teachers have been promoted. We take great pride in each and every one of our employees, so we are also pleased to tell you that all teaching and non-teaching personnel are fully covered and insured under our program. These achievements are noteworthy in the reason of improving the health and well-being of all teaching and non-teaching staff. To substantiate this, we even purchase BP monitors, glucose meter kits, and others to provide basic health services to teachers because human capital is the most crucial aspect of our organization. We thought long and hard about this and how it should be prioritized. Kaya, we make it a point to supplement their professional development. Therefore, we held virtual seminars and trainings throughout the school year via lab sessions and other means. Hindi lang po mga kabataan ang kinakailangan ng kalinga sa pag-unlad, kundi pati rin ng ating mga guro na mga mahahalagang kawani sa ating paaralan. Furthermore, our school last year was designated as an LCP o Learning Continuity Plan Pilot School. We have been selected to undertake a series of 2 distance learning modalities, namely Online Distance Learning o ODL and Modular Distance Learning o MDL. The event was allocated to 8 SLCP committees and a school LCP manual was produced. Even though the new learning modalities caused some difficulties during the pilot testing, we are more than prepared to meet the challenges and answer to the demand of education. This SLCP dry run acted as a guide for us as we created and implemented the learning continuity plan we are presently using. During the conduct of modular distance learning this academic year, the school also advised teachers to create contextualized learning activity sheets for all subject areas to adapt to the needs and situations of students to make learning more relevant. Lab sessions and trainings were done to evaluate the effectiveness of these contextualized materials to students' learning. Ito ay isang tugon upang maging mas apo ang pagkatuto sa pamumuhay ng ating mga mag-aaral dito sa Pinugay. Dahil higit kaninuman, ang mga guro ang nakakaalam ng kinakailangang matutunan ng mga bata sa ganitong panahon. It matters concerning to curriculum and instruction. The school crafted a well-taught, standardized classroom observation procedure for teachers. We also established a structure called School Localized Intervention Process for students who are lagging behind to help them adjust to the new norms of education nowadays. We also created a monitoring and assessment system as well as a contextualized teaching learning process to evaluate the quality of learning we convey to our students. Ginagawa po namin ang mga ito upang masigurado namin na hindi pa rin mababawasan ang kalidad ng edukasyon na ibinibigay natin sa ating mga mag-aaral. Ang mga paraang ito ang magbibigay sa atin o sa amin ng mas malinaw na larawan kung paano namin ipararating ang pagkakatuto sa isipan ng mga bata. Bpihs clearly thinks itself in employing research-based tools, strategies, and approaches. Evidence-based techniques and programs are to ensure respectable decision-making and practices. Kami ay kumikilos ng naaayon sa mga buluhang batayan at masusing pagsusuri ng sitwasyong nagaganap at ipagaganap sa loob ng paaralan. Additionally, we are able to demonstrate our competence and devotion to the public thanks to our functional Facebook page and YouTube channel.
As the school principal, I am delighted to express that our school's media team is extremely innovative and professional. Indeed, they are one of a kind. In fact, three of their articles were featured in Blue Rizal Gazette, and it goes to show that our school has been paving its way to our province's educational scene. Localized guidelines at school level is a key to fully capacitate the responsibilities and understanding the scope of our field of work. Participatory leadership, classroom observation, and partnership and stakeholders engagement manuals were established and agreed upon to ensure progressive school practices and management. On the other hand, the school also set guidelines to reach and help those students at risk, as well as establishing our very own Bpihs 3Rs intervention process to aid the learning training behind to the educational norms in this trying time. Ang pagkakaroon ng localized na mga pamamaraan ay nakatutulong upang mas matutukan natin ang mga bagay na kinakailangan ng focus sa loob at labas ng ating paaralan, at ano ang mga kapakipakinabang na desisyon at aksyon na dapat isakatuparan na saklaw ng ating lente. The no collection policy is still in effect at school for students and parents. We believe that education should be free and available to everybody, at hindi dapat makabigat sa pinansyal na aspeto sa parte ng mga magulang at ng mga mag-aaral. Sa kabilang banda, the school's MOOE is always submitted on time and accurately, and it is being handled in an honest and honorable manner. DOC and data-driven procurement of resources is being implemented. The school was able to procure 11 new printers, 2 heavy-duty photocopying machines, and installed an additional 9 CCTV cameras this school year. Ang mga paggamitang ito ay malaking tulong upang maging mas mataas ang kapasidad ng paaralan sa seguridad at paggawa ng mga kagamitang panturo para sa mga mag-aaral. Hindi man nagamit ang ilang pasilidad dahil sa kawalan ng face-to-face classes, hindi ito napigilan ang paghahanda at pagsasaayos ng bawat sulok ng ating paaralan. Malugod ko pong ibabalita sa inyo ang ilan sa ating mga nagawa. Una, ang pagkukumpuni o renovation ng 3 comfort rooms. Pagtatayo ng mas matibay na perimeter fence sa paligid ng paaralan. Paglalagay ng daanan o gate bilang koneksyon ng mga gusali sa junior at senior high school. Pagsasaayos ng water system. Pagbili ng bagong water tap. Repainting of the school's covered court. Repair of electrical system. Repair of classroom windows. Paglalagay ng grills enclosure sa 2x8 Inares building at pagsasaayos ng hand washing facilities. Lubos namin ipinagmamalaki ang mga ito sapagkat ito isang konkretong patunay na gumaganda at umuunlad ang ating mahal na paaralan. Pinapatunayan ng mga proyektong nabanggit na malayo na ang narating ng matalinong paggamit ng mga pondo ng paaralan at mahusay na pangangasiwa ng mga ito. Hindi man ito nagamit ngayong taon, magbibigay ito ng galak at mas komportante at ligtas na paligid sa mga mag-aaral. We must create a conducive atmosphere of learning to our students, and if we do, they will eventually learn better. Ngunit hindi riyan natatapos ang mga pagbabagong nais namin isabuhay. Ilan pa sa mga nakalatag naming proyekto at programa ay ang Project BRP4, Project Friends, Project Guide, Project 5, at 4 na SE projects, because we believe in the concept of continual development and how it attracts people to a loop of progress and development. Finally, ikinararangal kong ipabatid sa inyo ang ilan sa mga pagkilala at karangalan na aming natanggap buhat sa aming pagsisikap na mapabuti ang paghahatid ng edukasyon sa ating mga kabataan. Mula sa Gawad Kampilan 2020, tayo ay kinilala bilang Best SLCP Implementer, Best Data Management Implementer, Most Innovative and Responsive PPA Finals. Bukod pa riyan, tayo ay binilaan ng iba pang mga karangalan
tulad ng Most Outstanding Non-Teaching Personnel Level 1 at pagkilala bilang Most Outstanding Non-Teaching Personnel Level 2 Finals. Tayo rin ay tinanghal na Top 3 Best Brigada Eskwela Implementer sa Mega Category. Mula naman sa Gawad Ikas Karunungan 2021, tayo ay pinapurihan bilang Best in Institutional Partnership, Best SBM Program Implementer, at Best Journalism Program Implementer. Sa huli, saan man tayo dalhin ng ating mga adhikain, lagi nating tatandaan na ang lahat ng ito ay ginagawa natin hindi para sa ating sarili, kundi para sa mga mag-aaral at para sa mga susunod pang manghenerasyon. Ang ating patuloy na pagnanais na paunlarin ang institusyong ito ang nagpapaalala sa amin na sa kahit anumang panahon, ang pagbibigay sa kabataan ng mataas na kalidad na edukasyon at paghubog sa kanilang isipan ay ang ating pinakadakilang layunin. Bpihs, Baras Brightness. Maraming salamat po at God bless. Kasalukuyan pa rin po tayo nga sa BARAS-PINUGAY Integrated High School Program upang maghanap ng isang magulang o magulang na mag-aaral na maaaring makapagbigay ng kanyang testimonya sa kakatapos lamang na State of the School Address. Anay, maaaring mo ba kayong mahinang na interview? Ano po ang inyong pangalan? Good morning po, sir. Ako po si Mrs. Joab Lizana. Maganda naman po. Maganda po yung, ano po, sir. Itong paaralan at saka yung patuloy po, kahit po na nasa pandemya tayo po, sir. Patuloy po na maganda ang binibigay na edukasyon ng paaralan natin. At pinapasalamatan ko po yung mga guro ng anak ko sa mga subject dito po sa maraming salamat po na kahit po pandemic patuloy po sila na nagsusuporta sa paaralan at sa mga estudyante. Sa nakikita ko po maganda po ang ibigay ko na edukasyon dito po sa sa libreng edukasyon at sa binibigay po ng ating paaralan lalo po sa ating principal na si Sir Marvin. Salamat po na marami. Maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng paunlak sa ating interview. Cut. Tunay ngang sa loob ng 365 araw.
isang matagumpay na gawain sa tulong ng mga taong nakikisa, mga magulang at lokal na pamahalaan. Mula sa Baras-Pinugay Integrated High School Ground, ako po si Luigi Andres.